sa kanyang Farza, Gel DJ, Cutie Patuti, All the Masha, and JP para sa Ling. Ayan na, yung Onyx Indonesia, mga Besiwap. Possible makuhanan nila dito ng buff si ano, yung Ling. Naka-ready dito yung Aura, I guess, para against dito. Pero first blood, mga kaibigan, for the side of Onyx PH, tapos sobra lang doon yung Masha. Tama ka dyan, no? So, for that, mukhang agresibo na naman ang Onyx PH dito, mga Bestiwap. So, ayun, Onyx PH, Onyx Indonesia. So, for this Aura PH ngayon, din sila naman na madedelay distansya for Kuya JP. And reset na naman sila ng panibagong round ng bugbugan. Ito, ngayon pa lang din naman kuunin ang buff na ano. Pero ano, for Aura kanina, medyo error yung on their side kasi supposedly ang gusto lang talaga nilang gawin is to delay dun kukuha sa may ano, sa may orange buff. Anong nangyari? Napasobra, gusto nilang pumatay kaya naging turnaround kill dito para sa side ng Orange Indonesia. So far, it's gonna be 2-0 for the score. At sa may top lane side natin, tinan natin, ayun, mga kaibigan, tempo sa plates ni Sasa dito ang gusto lang i-burst agad-agad against 4 mga kaibigan plus the ultimate. Pero napatay si Kiluwash, nakatulong mga kaibigan, Sasa is down. Pero bago yun, nakapatay muna siya ng isa pa. Exactly. So, nakapandamay pa eh. No? Ito lang din sa bilang banda, si Grid din doon, napatay. Naku po. And that's gonna be an off-cam kill dito. Yung lalim ah. For that, so, Onyx Indonesia is really doing it, my friend. Si Rassi, wala nang buhay ayan, dito. Ayan, si Rassi! Na. Pwede na nga naman patay din for this PNK. Masyado ka nang mangulit. Pero si JP dito, disengage na ulit. Sans Jago, here comes the backup, pero it's too late. At least, too late to apologize, my man. Oo, at least may sagot dito, mga kaibigan. Pero 4-2 ang ating score for RPH. Kailangan dito si Masha gawin ngayon nga nangyari kanina. This is KelVJ, Kito Patuti. Alam naman natin si KelVJ, kaya-kaya humabol, kumbaga in terms of form. Pero ito na, mga kaibigan, here comes this Ling sa may bottom lane side. RPH, wala na pinaka armor plus the Tempest of Flames para sa kanya. Tinitira siya ng Tore. RPH is still alive, mga kaibigan. Turnaround kill pa para sa side ng Onyx Indonesia. Naku po, mga kaibigan, medyo tumalong lang ng konti. Pero si Kuya JP naman dito. Oops, wala ng buhay. Parglag lang ng konti din. Rassi trying to escape but still tuloy pa rin ang boxing. Here comes Drian for his Cyclops sagusago. Gulaman, bili na kayo pero takbuhan na Aura PH. Oops, yung pa nagawan pa ng buff. Oo, so medyo ano, medyo nagkakaroon ng miscommunication dito for the side of Aura PH kasi nakikita natin may gusto silang gawin pero hindi sila na-execute. So I guess for this team kailangan nila mag-regroup or else may hirapan talaga sila na umangat sa ating team kasi sa ating laro kasi Santiago is now at 103, 2.3k gold para sa kanya tapos yung core natin dito which is the Ling is still at 2k so medyo malaki yung kailangan niya habulin. Oo nga no, eagles lang ng konti. And we'll see mga besties ang paano pang pinaplano dito ngayon ng Aura PH. Another one yun lang nakakuha ng isang malambot na hero pero si Ultimate dito nakupuna pa last insanity but here comes the Kupra roughly siya set up play pero hindi nga lang di ko connecta and a turnaround kill 2-1-4-1 trade pa tayo dun pero okay lang importante dito si JP talaga ang kailangan nilang ingatan no. And on the other side mapatay o ma-shutdown man lang nila sana dito si YSS Kiluwash. Para hindi na sila mahirapan pero yun nabilugan, nagulamanan dito ng Onyx Indonesia. So far so good for this team. Onyx, kung makikita natin yung projectile ng gold or even experience, talagang inclining dun sa side ng Onyx Indonesia. So for this RPH, kasi sinabi natin, they need to regroup. Pero bottom lane, mga kaibigan, nakasira dito dalawa players ng RPH. Have KelVJ, Kripatuti, and Grid on his Farza. So, maganda yon. Nag-split push sila. Ganun naman lagi yung trend natin ngayon. Kapag hindi ka makapatay during team fight, buwagin mo by doing split push. Exactly. Dun, at least, from there, dun mo makikita na magre-react yung kalaban. Magka-space at magka-space ka pa din. Kasi kailangan dumipensa if ever ng team na napupush eh. So, for that, at least nakakuha sila ng nakakapagbigay pressure pa rin sila against this Indonesia. So, kung titingnan nyo lang din, nag-huminto lang ng contest, top dance lang. Kung titingnan nyo din pagdating sa gold, hindi nagkakalayo. No? Hindi man napapabayaan masyado yung lamang ng gold dito ng Indonesia against this Aura Philippines. Feeling ko for RPH, kailangan talaga dito ang pinakagawin nila is pumunta sa isang lane,
i-gank nila yung nasa lane na yun, tapos dubretso na sila na objective. Kumbaga, unahan nila yung Onyx Indonesia dito na makapag-set up ng play bago sila puntahan ng Onyx Indonesia. Nakasecure na dito si JP na kanyang buff, mga best of. So, tingnan natin ngayon kasi nakaredo. Uy, grabe yung damage, men! Napilita mawala doon si Green. Mga best of with the Wings by Wings, flicker out para kay Kufra na stun na kagat. And he is down by the hands of Santiago. Aray, yun lang. Sa kabilang banda may superman si Kuya Green dito. Transform to a bird. Puching. Ayaw, hindi, joke lang. Joke lang pala. Hindi niya hindi niya ginamit yung kanyang escaping routines. Pero si Saksa ayaw, oy, ayaw bitawan. Para galit na galit, galit din na galit, galit mga kaibigan. And for this, eto na, second turtle of our game pa lang tayo. Mainit na agad ang boxing. Eto si JP pumuesto, pero gusto lang din Rometry, but it's too late for him. Sa bottom lane, ganun din. Ako po, mahirap to ngayon for Aura PH. Pinipressure naman sila ngayon. Onyx at saka ginagawa dito na, kung mapapansin natin mga best of, ang ginagawa dito ng Onyx Indonesia, talagang ang inaanan nila bago sila mag-engage ito T5 is si Grid. Kita may damage kanina, tinabol talaga nila, zinone pa nila para maiwanan dito or wala nang supporting damage for their core, which is JP pagdating sa T-fight. Nabipilitan din tuloy umalis ni Seraph Lisha kasi wala eh. Kahit ipilit niya mag setup play, kukulangan sila sa damage. At kita yung formation ngayon na ginagawa ng Onyx Indonesia. Kada lane, merong nakabantay, tapos nakaready sila if ever magkakaroon ng teamfight sa bottom lane, sa top lane, ayun na. Ayun na nga, mga kaibigan, tinatawag sa hula. Pero yun, si Anti-Mage dito na huli. Ladies and gents, Immortality has been popped. Bumalik si KelVJ, ngat-ngatin, pagtripan na yan, mga kaibigan. Pero still alive and kicking, patay. Sa kabilang banda sa top lane naman, naku po, hay, baka mabasag lang din yata. But here comes JP, oy, ang sakit. Naku po, nabuubos ang buhay dito ni Zanzago. Naku, RPH is now doing it. 2 against 1, si Chiluwash dito, tatakas na lang, Saksa against JP, disengage lang din muna. Uy, kung paganda ng konti na pa-overextend at umasim yung Onyx Indonesia doon, nagkaroon ng butas. Umasim. Supposedly, dapat after nila kumuha ng Tori doon, that umalis na sila kasi yun yung magiging trade nila sa pagpatay doon ng export. Pero comment natin dito si Sasa, yung pinaka-ano niya pala dito, pinaka-emblem niya mga beso up is more on the damage din. Talagang pang-offensive tank ang gusto niya gawin dyan. Pero speak of which, mga kaibigan, si Sasa dito, lalaban pa rin. Bumalik ang bola, volleyball, pero disengage para sa ating dalawang team. Grabe, mga kaibigan, dito, Aura PH ngayon, biglang kumakatok sa Indonesia na wait lang. Napaka-agresibo niyo kanina eh. Kaya, pwede naman pumalag ang Team Pilipinas. Kung titingnan nyo, halos hundreds na lang ang gold lead dito ng Onyx Indonesia. Towers na lang kailangan ngayon ng Aura PH makaka-comeback to sooner or later. So this time, nakikita na natin may pagbabago. Ay, na. Harap-harapan. Face to face, mga kaibigan. Hindi ko sure kung nakita mo yun. Magkaiba nga pala tayo ng observer. Pero Turtle, nakuha dito ng team. Pangalito na team, Aura PH. So this time around sila na may nagiging aggressive. Speak of aggressive, mga kaibigan. Pinasok dito ni JP and Rassi is down together with a dog of his life. Tutang pikit niya, Tapi Ballers, mga besties. And heto na, mukhang napansin na ng Aura PH. Naramdaman nila na umaaray ang Onyx sa kanila. So baliktad naman ngayon. Change court muna. Aura PH is now doing the pressure against Onyx Indonesia. I mean, versus Onyx Indonesia. So, tingnan na lang natin hanggang saan magiging agresibo ngayon ng Aura PH, no? Ito, nakakahabol na si JP, mga beso, in terms of gold. 6.2k na siya at tapos 6.4k dito si Santiago. Ito yung sinasabi natin na magandang ginagawa pa ng side ng RPH. And we have this Queen Swings para sa Tam. So, more on pang team orientation na ang ginagawa. Team fight orientation na ginagawa dito ng RPH in terms of itemization sa ating laro. Pero dito sa top lane side, mga kaibigan, Anti-Mage, nag-last insanity na. Nako, mga kaibigan, bumatagilid na ang papor. Magsama-sama na tayo dito yung pagtanggol ng RPH. By the way, sa mga nagko-comment po dyan, meron tayong free skin giveaway. Check nyo na po ang naka-pinned comment dyan kay Ate Chantel. At autoban po natin yung mantatrash talk sa team ng Indonesia. Let's respect each other. Hindi po ako galit. Gusto ko lang matuto kayo na respeto yung bawat team na naglalaban. Eto na, mga kaibigan. 7-7 ang ating score. 9-minute game time. Maganda na to. Patas na rin pati sa gold, oh. Oo, kumbaga nagkaroon na ng space dito yung ano, yung Aura PH. Ang pinaka inaantay lang nila is yung mga panggulat na setup para sa kanila. Actually, makikita na rin natin yung damage ni Grid. Kasi may stock na for sure yung kanyang ano, yung Clock of Destiny. Although for this Onyx Indonesia team, napakasakit ng ult talaga ng YSS. Grabe. Iba? Oo, tsaka ano, nakikita kapag vision sila doon, no? Nababasa nila yung galaw ng Aura PH every 30 seconds or baka
35 seconds kung level 3 yung ano yung ulti niya doon. So isipin mo yun, sa loob ng isang minuto, dalawang beses sila makakapag vision check worldwide. Ito na nga, nationwide. Dahil dito si Rasi patay. Pero yun nga lang, si JP kinulong sa loob na sa go. Pero whoop, go pa din. Ako po, hindi na lang. Then it's Pilay. Pilay ate siya. Oy! Nako, may trade mga besi. Wap, later na round kill para dito sa side ng Auric Indrich. Magandang ano nasada kasi napatay nila dito is yung pinaka nagiging tank dito ng Auric Indonesia. Pero for the side of ano, nawala naman si Masha, which is supposedly pang split push or panggulo if ever na mag-lord objective dito ang Aura PH. We have the lord now mga kaibigan for the both teams. Hindi advisable na meron mag-attempt na kumuha yan. So kailangan maging maingat sila. At kaya na sinabi mo, that game is now tied, mga Besiwap. Kanina nakikita natin lang mga Onyx Indonesia, pero nababalik na dito ng Aura PH. Same goes with Onyx Indonesia. Kapag ka nakapatay yung Aura PH, hindi sila papayag na wala silang mapatay na isa pa. Oo, tama. Talagang ano na ngayon eh. This is it na eh. Nagkakitaan na ng damage output eh. Umiyak, umaray yung Onyx Indonesia nung bumawi yung ano yung Aura PH. O samantalang yung Aura PH, ang tagal nilang tiniis yung pressure na pinoprovide sa nila ng Onyx Indonesia. Ngayon, may lord na tayo. Nakita na nila... Excuse me. Nakita na nila yung potential ng damage nila dito ng Aura PH. Hindi ngayon makapag-lord ng Otic Indonesia. At even fake lord lang, hindi nila pwedeng gawin yun dahil baka patayin sila. Heto na, nagkakita na. Una na kagad si... Oops! Naku! Si Sanshin na yata din naman kagad. Pero yun nga lang, magkakaroon ng trade. Masha is running out of life. 1-for-1 trade lang. Disengage yun lang. Sige, nadamay na din. Oops, takbuhan for his Aura PH. Naku po, Ate Shanti. Naku po, napakasalit mga kaibigan ng Onyx Indonesia ngayon sa ating laro. Comment kay ano, comment sa ano sa Cyclops mga Besi, talagang na-enclose niya doon si Ling kaya hindi na nakatakas pa. So one reason kung bakit din nag-Cyclops dito ang Auric Indonesia ay para mapigilan or ma-isolate si Ling if ever na gusto niyong tumakas. Dahil dyan, we have two casualties para sa side ng Pilipinas and for the side of this Auric Indonesian team, pwede silang mag-lord kung gusto nila kasi meron silang pang front na aso tapos meron naman silang Cyclops for the DPS. Pero they'd rather go for pag-push or pag-angat na kanila naman yung minion wave kasi aantayin nila dito si Sanshago or the YSS. Exactly. Uy, thank you. Thank... Ha? Ano yarn? Ah, ano yung chika? May pakain si ano eh. May pakain si Kimo eh. And ayan, thank you. Shoutout na pala kay Kim Almighty ng Dota team ng Execration na dito sa ating studio. And heto na Ate Shanti, tama nga doon. No? Mas iniisip na lang ng Onyx Indonesia na mag-shave ng lanes nila kaysa mag-lord sila kanina. Kasi while defending, you can earn na money din naman doon. Napakalaki ng value na makukuha mo for every minion waves na makiklear out nila. So, kinapitalize na lang nila yon habang patay yung dalawang member ng Aura PH, pati yung kanilang YSS na damage output. Oh, at saka dito, di ba nag-lord na sila ngayon kasi nakaangat lahat ng minion wave. Pagka if ever, kahit hindi nila makuha yung lord, pero mapatay nila dito kahit tatlo, dalawa players ng Aura PH, pwede na silang dumire-diretso mga kaibigan. Pero kita natin dito, wala na buhay, halos sila Felicia, pero may immortality yan, lord na kuha na. Pinasok lang din naman sa Jago with a kill. Isang upang isa, kiluwas na patay rin. Naku po mga kaibigan, for that, dalawa ang patay sa team Aura PH sabay uwi. Ang problema dito, yes, they have the lord. Uy. No, oh, si Anti-Mage doon, natanggalan ng immortality. They have, Aura has the Lord. Ang problema, kulang naman sila sa players na de-defensa for their towers. Ito na, tuloy pa din ang boxing, pumasok na. Here comes the Lord, back up na din. Si Gatot Kacha doon, mabibigyan si Greed. Pero yun nga lang, patay din naman si Sasa. Yun nga, si Rapunisha mo, madadamay na lang din. Immortality has been popped, pero another ulti mula kay Cyclops. Last man standing, si JP. Oops, naku po mga besi, wala din buff si JP. Lord na dito na, madedepensahan mga kaibigan. So I guess for Onyx Indonesia, another 2 minutes offensive gameplay ang kailangan nilang ibato dito against Aura PH. And for Aura PH, defensive play ang kanilang gawin. Maganda for Aura, at least nakangat yung minion wave nila sa bottom lane. At least hindi free-flowing lahat. Ang galing dito ni Razi, comment kay Razi, gamit na gamit yung ano niya, yung Thunder Belt niya mga besyap. Although for KelVJ, Q2Patuti, pwede niya palitan niya kanyang roaming mask. Kasi may roaming mask pa siya. So, we'll wait for his last 2 items. Meron siyang Demon Hunter Sword, pati Windtalker. So, napakabilis nang gumalaw ng Masha dito. And for JP, we already have the Berserker's Fury.
pwede siya mag-Queen's Wings or kung gusto niya mag-immortality din siya. Oo, kailangan na dito sa stage natin survivability eh. Yes, 15 minutes na tayo dito. Hindi na direkta ng Onyx Indonesia yung base ng Aura PH. So for sure, tama si Chantel, it's still more about 2-3 offensive game pa ang kailangan ng Onyx Indonesia dito. So it's either ma-wipe out nila o makapit na sila kahit tatlo against the Aura PH and the time that they can end this game. Pero for Aura PH naman, kayang-kaya pang depensa to. Hindi pa ganun to ka-pressure. Basta't wag lang mamamatay si Grid for the moment na magde-death sila. Kasi yung Feather Airstrike, isa na yun malaking tulong para makapag-minute here. Shut up! Mga kaibigan, ganoon ka-excited ng ating laro. Napapuno talaga ng hangin ang ating mga kalamdan. Pero dito for Grid, tama, kailangan maging maingat siya dito kasi siya yung pinakagagamitin in terms of pag-defense. Tsaka siya kasi yung holder ng necklace of Durance. Kapag ka siya yung una nang wala pang counter dito para sa kalaban nila na iba, lalo na si Gatot. Pero ayun, no, nag-ulti, wala na si Sasang ulti, mga kaibigan. Pero may badaling konti episode blades para kay JP, pinasok na. Ooh, that's Isujin. Pero ito, JP, nako po, depensang Marino, mga kaibigan, niyakap dito, ni Raflisha. At ni Gage, no, on life, yakap. Yakap Soul, mga kaibigan. Si Rasi dito, wala nang buhay. O yun lang, si Anti-Mage, napatay din naman dito with the power of Kilo. Wash Lats, 2-man standing na. For Onyx Indonesia. Yes, for Aura PH, here comes JP. Taste my damage, mga kaibigan. We'll force dito game number 3. Last man standing si Rasi, but the problem here, hindi na a-wave yung minions ng Aura PH. So, hindi posible ngayon na rumekta ang Aura PH. But they can do a bush gank. No? Pwede silang agad makapwesto na dito sa mga bushes. Para yung diretso reso kill, no? Yep. Pwede sila mag-reso kill dito, mga beso. Pero kita natin yun, pinasok na mga kaibigan. Razzy is down. So wala dito yung isa sa mga magiging frontliner ng tropang Onyx Indonesia. And buhay na si Santiago. Guys, sinabi natin wala na sila pang zone dito. Kasi Gatot, hindi naman siya magiging frontliner dito. Or hindi advisable na magpakita siya agad. Ano yun? Forward tas atras para mag-ulti. So medyo may hirapan dito yung Onyx Indonesia na mag-ano ng set up ng play against RPH. Pero it's 15-15, mga besi. Wap, konti na lang masisiraan ang mid lane turret dito ng Onyx Indonesia. Yakult, ano, Yakult? Yakult Soul? Quiz? Sige, ito na 15-15 na ating score dito. 49k din yung gold nila. 17 minutes din ang game time natin dito. So this is it, fans. It, here comes the Lord is now up. Ngayon, the problem for Onyx Indonesia, may segue pusher ang Aura PH. Dito na ngayon lalabas yung galawan ng Aura PH. So, napanood na natin maraming beses na the Winions, the 5 million segue o kung anumang segue na ginagawa ng Aura PH, effective sila pag dating sa ganung tactics. Oo nga pala. Pero ito na, mga kaibigan, pinasok ni Sasa yung Lord against 2. Napakakunat lang din naman. Napatalbog dito si Kiluwatch, pero dito na na-secure, mga kaibigan, ng RPH ng Lord. We have the last insanity. Patay si JP, men. At sa may badalikod, may iiwan din na wala ng immortality dito si Kufra against 4. Actually, 5. Isama mo yung Chichu Dog. And that is it. Mukhang kailangan defense ang Marino naman para sa side ng Aura PH. Kapag ka hindi nito na-depensahan, maaring matapos ang laban. Yun. Hindi tinuloy ng Onyx Indonesia, mga kaibigan, ang middle lane pressure. Sabagay, nakita nila na malabo yan kasi mayroong Farsa. Tsaka may Lord. May Feathered Airstrike din. So, pag pinabayaan nila yung Lord dito sa baba, re-rect at dere-derecho yan, mangyayari, Winions pa. So far, talagang yung Onyx Indonesia nag-shave na lang ng other minions. Doon na lang nila i-finocus yung kanilang galawan. Pero eto na, nagkabitawan dito. Anti-Mage, ayun lang, napakasakit ni KLBJ, my friend. Kalmutan lang din. Pero may immortality yan, my friend. Oops, KLBJ walang buhay. Hindi na nag-last inside. Hindi, nakapag-last inside. Tingnan pala kanina. Pero kita natin doon, turnaround kill. Actually, buhay pa rin siya, nawalan siya lang siya ng immortality. At nandito na ang backup, mga kaibigan. We have the Chichu Dog against Kiluwash. Pero pinasok dito, Drial with that Winter Trash on last instant naman. Para sa export, para sa may batalikod ako, patapos sa Blades. Para kay JP, disengage, kailangan umalis. Pero na-stun, mga BSU, mukhang turnaround kill para sa side ng Onyx Indonesia. Ayan na, critical is real. Grabe naman din, balik buhay si Grid dito. Sa kabilang mapa, pero nalaglag. Oh no, sa go, baama, rekta pa sa top lane, if ever. Pero last man standing dito si Raflesia natin. Hold your horses, ladies and gents. 6 seconds pa bago mabuhay ang kanyang kakampi. So, no, baka marekta pa sa top lane.
possible marekta to. Sobrang taas na siya sa mapasok to ng or madiretso to ng Oric Indrich sa mga Bessie Wap. We have 33 seconds bago mabuhay si Creed, yung pinakamabilis mag-clear na minion wave para sa kanila. I guess for Oro PH, naku po, mega tower lock para sa side ng Oric Indrich, pero tapos na ang laban. Oric Indrich will proceed to the grand finals. Grabe mga kaibigan, that